Oke, sound check, sound check, test mic, sound check. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa PSE, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. And syempre, pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market guys. So ang pag-usapan natin ngayon is macro view update, ano? Support and resistance lang para mas madali. So don't forget to subscribe and click all button. Ayan. So dito, ayan. So unahin natin si dito, ano? So syempre guys, since tayo ay macro view update, so very important yung mga support and resistance natin dito, ano? So that's why doon po tayo magpo-focus right now, no? So support and resistance kasi pinaka basic sa saan? Sa technical analysis. So dito guys, sa ating monthly chart. So hindi pa naman tapos kasi yung ano natin eh. Monthly chart eh, no? Ayan. So siguro sa weekly chart tayo. Kung mas okay dito sa part na ta. O, ayan. So, dito po yung ating support. And kasi fresh breakout siya, diba? So, base po dito. Okay. Pero, mas maganda siguro ko sa monthly chart muna tayo, no? Ayan. Medyo mahirap tignan dun eh sa weekly chart. So dito guys, so ang first support is nasa ayan ano 17.1 pesos. Okay, so bakit dyan? Kasi eto po guys yung ating previous top, no, noong 1997 right here. So pwede yung reference as support. Okay. So siya po ay reference lang, ano. And yung next natin dito is possible. Oops, wait lang. Wait. Okay. So possible kasi first support or yung second support natin is malapit na dito guys, no, sa 15.85 dyan, no. And yung next, so saan guys? Oops, possible dito na, no, sa 14.8 pesos. First support 17.1, second support 15.8, and yung third support natin is nasa 14.81. Since fresh breakout po ito, kaya possible na magkaroon tayo ng pullback. If ever na siya ay magpo-pullback guys, ano? And silipin natin si weekly chart. Ayan. So base kasi rito, right here. Okay, so meron tayo ditong gap up eh. Ayan, no? So take note, meron po tayong gap up dito sa baba, which is around malapit po sa may third support po natin. Pero hindi po ibig sabihin yan na pagka meron po tayong gap up is mafi-filled na po yan totally, ano? So possible lang po, pero hindi palagi. Ayan, ano? So tignan natin kung babalik doon, ano? Ayan, so let's see. Ayan, kasi super bullish talaga to si dito kung titignan natin dito sa macro view update niya, no, or sa kanya price action dito sa weekly and monthly chart. Ayan, so tignan natin, ano. So bali mag-focus muna tayo sa may first support and second support. Ayan, sa may 17 point something and here sa 15.84 by sabi natin kanina. 17.1, 15.85. Okay? So, dun po muna tayo guys mag-focus.
Ayan. So, yung next natin, ito kay PHA naman. Ayan. So, para meron tayo idea, guys, ano? So, ano to? In a simple way, guys. Okay? So, i-check natin sa monthly chart ito si PHA para mas kita natin. So, dito kasi, so, possible, ito na yung support niya. Sa 2.80, ano ba ito? 2.8, no? Dito. Okay. 2.8. Tapos, dito meron din. Eh. Sa part na to. 3.29 or, okay, sabihin na natin 3.3. Ayan. Pero, syempre, iti-check po natin yan sa weekly chart, no? Ayan, para mas clear. So, check natin, guys. Okay. Support dito. So, kung pwede tayo mag-adjust, mag-adjust tayo. No? So, dito, pwede tayo mag-adjust ng konti. Ayan. So, silipin natin ulit. Okay. So, dito, okay. So, i-check po natin. Check. Ayan. So, I think okay na to. Ayan. So, yung ating support dito kay PHA sa weekly chart is here, no? So, malapit po guys sa may 2.6 or pwede hanggang dito, no? 2.5. Okay, kasi ano naman yan eh. Si support and resistance, ano po yan guys? Area, no? So, hindi po siya nakafix sa may iisang price. O, dyan, ano? Tapos, sa ituktok. So, pwede mag-adjust din tayo ng konti. Okay. So, malapit po dito guys. Ayan, ano? So, ang support natin dito sa weekly chart kay PHA. So, malapit po sa 2.6. Tapos, yung resistance natin is malapit naman sa 3.2. No? 3.2 pesos. Tapos, yung second support natin dito kay PHA. Sa possible dito. Right here. Okay. Sa 2 pesos. So, ano yan? Ano? This is an area. Ayan. Which is around sa 2 pesos nga guys, no? 2 pesos tapos 2.6. And yung ating resistance is nasa 3.25 or 3.2, malapit dun guys, no? Ayan. So support and resistance lang tayo ngayon. Pag-uusapan natin. So next natin ito sa APL. So check natin sa APL guys. So, tignan natin sa monthly chart, no? So, sa monthly chart, medyo wala tayo dito ng support. So, much better siguro kung sa weekly chart tayo tumingin. Okay? So, base po dito, sa ating weekly chart, so, yung ating support for this one, kay APL is here. Ayan. So, dito po guys sa may 0.19 or 0.2. Okay. So, malapit po dyan, ano? Support. Tapos, pwede rin nating sabihin na support to. Right here. Okay. 0.24 or 0.25. Saan ba 0.25? Ayan, sa may ano na lang tayo. 0.24 na lang guys. Mas malapit po dun eh. So, yung first support natin dito kay APL is 0.24. Tapos, yung second support is nasa 0.19. No?
And syempre si resistance, so possible dito po sa part na to, no? Ayan, kasi medyo nare-reject dito eh. Ayan. 0.3 ano, or 0.29. First resistance kay APL. Tapos yung second resistance natin dito is here. O dyan guys, ano? 0.33 naman. First resistance 0.3, second resistance is nasa 0.33. Okay? O ayan. So next po natin, ASIN. Okay? So check natin to sa ASIN. ASIN guys. So i-check natin dito sa monthly chart. Okay, so konti lang dito yung ano eh, support and resistance. And kaya punta tayo sa weekly chart guys. Ayan. So dito po tayo magfo-focus sa gawing taas, no? Okay. So kung meron tayong trend line, edi magdagdag tayo, no? Ayan. So dito po sa part na to, meron tayong trend line kay ASIN, no? So we have here series of touches. So we have 1, okay, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? So sa may ano natin, support. Okay, so i-check natin guys dito, no? So base po dito, possible na support natin is here. No, diyan guys, no? Sa 6.23 pesos. 6.23, tapos yung next is saan? So possible dito guys, no? Okay, around here. Diyan. 7.25. First support 7.25, and yung second support natin is nasa 6.2. Oh, ayan. Tapos yung first resistance natin dito kay ASIN is here, no? Oh, ayan guys, sa 8.1 pesos. So sa part na to, medyo nare-reject po si ASIN, kaya possible babalik po tayo sa may support natin, ano? Sa 7.25 ba yung sabi natin kanina. Okay? So malapit po dito 'yon, ano? Ay, sa part na to. So ayan. Tapos next natin, okay, si BSC naman. So, i-search natin to BSC. Tapos, ilipin natin sa monthly chart, ano? Okay. So, i-check muna natin dito. Right here. So, base po dito. So, yung ating resistance is nasaan? So possible dito. Medyo malayo pa naman, pero parang meron ding resistance dito kasi. So let's say sa isa part na to. Ayan. Sa 1.4, no? Yung ating resistance. Ayan, katitingnan natin. Support. Okay. Support natin. So possible po dito sa part na to. Sa 1.2, no? First support sa 1.2, tapos yung resistance natin possible sa 1.4 or sa 1.42, no? Pero dito guys, kung mag-a-add pa tayo, so possible din kasi resistance to eh.
Ayan, no? Sa 1.20, ano ba yan? 1.29 or sa 1.3. Okay? Tapos, yung second support, syempre, dito guys, right here. Possible dito. Sa 1 peso, no? Ayan. First support sa 1.2. Second support sa 1 peso. First resistance sa 1.3. And yung second resistance natin is nasa 1.4, no? So, i-check po natin sa weekly chart. Ayan, para mas ano, no? Mas clear tayo rito sa part na to. So, same lang din, ano? Okay? So, medyo ano naman siya. Medyo accurate naman yung pagkakadrawing natin, ano? Ng mga support and resistance. So, same lang din dito, no? So, possible kasi ito, 3 white soldiers, eh. Ito, guys, no? So, possible this is a reversal. Pero, syempre, tignan natin kung makakapanik, no? O, ayan. So, next natin, BSC, tapos ito si MM, no? So, MM. Okay. So, i-check muna natin sa monthly chart. So, sa monthly chart, okay, so medyo obvious dito yung mga support, no? So, base dito, possible lang dito. O, dyan guys, no? Sa, ano ba ito? 6.33 pesos. Okay, so malapit po dyan yung ating first support, no? So, tingnan natin kung mag-hold dyan. If ever na siya ay magkakaroon po na pullback, guys. And sa weekly chart, okay, so medyo siya po ay hirap makapanik. So, dito guys, yung ating resistance is nasa 8.15 pesos, no? 8.15 yung ating resistance, tapos yung support naman sa baba is nasa 6.28 or sa may 6.3, ano? Ayan. So, basta malapit dito, guys. Hindi naman po kailangan na super exact ng ating price, ano? In terms of support and resistance. And kasi, zone yan, ano? Or tinatawag na area. Ayan. Okay? So, tignan natin, ano? So, possible magkakaroon to ng ano dito. Sell-off. Let's see na lang. Ayan. So, tignan natin kasi, eto, super haba nung wick sa may taas ng candlestick. So, sign of rejection yun, guys. Kaya, syempre, possible din kasi na resistance to. Eto, no? Ayan, sa may 7.6 pesos. Ayan. So, kung magdadagdag tayo, yun nga, no? 7.6, tapos yung isa naman na resistance is 8.15. O, yan, ano? So, tignan natin, guys. O, ayan. So, next po natin, sa FNI. FNI, guys. So, i-search natin. So, FNI. Check muna natin sa monthly chart para mas okay yun. So, sa monthly chart, support. Support natin is nasa 2.05. Okay? So, malapit po dyan guys. Ano? Tapos, yung ating resistance, so, dito po sa part na to. Right here. Diyan, ano? So, tingnan natin kung magbe-breakout yan. Kasi, siya po ay nag-retest na dito sa monthly chart, eh. No? Second resistance, which is around here. Okay?
So ngayon tignan natin sa weekly chart. Ayan, ano? So base po dito possible. Okay? So siya mag-breakout, no? Possible breakout to, guys. Ayan. So yung next target price natin is sa may 3.7, ano? Dito po, guys. Okay, sa part na to. Ayan. So, babalik tayo sa monthly chart. 3.7 yung sabi natin. Ayun. So, 3.7 nga to, no? Ayan. Tapos, 2.45. Okay. So, pwede tayo magdagdag dito, no? Which is around here. Okay. Sa part na to. Okay, dyan guys, ano? So, first support natin possible, 2.45, which is around here. Tapos, yung second support sa 2 pesos. First resistance sa 3 pesos. Tapos, kung magbe-breakout nga dyan, next resistance natin possible sa 3.7. Okay. So tignan natin, pero sa part na to kasi parang meron tayo ditong resistance, ano? Minor sa 3.2. 3.2 pesos, guys. So ayan, so tignan natin. Oh, ayan. So next is ito si green. Okay. So, i-plot natin ulit yung ano niya. Support and resistance, ano? So, dito po kay green. So, breakout eh. Ah, diba? So, breakout to, no? So, yung support natin nandito, guys. 3.5, no? Tapos, sa resistance, hindi ganong ano dito evident eh. Ayan, pero possible dito, guys. Ayan. Sa 5 pesos. Ayan, so mag-adjust na lang tayo na sa weekly chart. O, ayan. So punta po tayo sa weekly chart, guys. Ayan, kasi fresh breakout to eh. So, just in case na magkakaroon po tayo ng pullback rito kay green or throwback, no? So, possible, siya po ay babalik sa may 3.5. So, dito po yun, guys. Ano? Sa part po na to. O, dyan, ano? And, syempre, i-check natin yung resistance dito sa gawing dulo, no? Resistance. Okay. So medyo dito sa part na to. Ayan, sa 4.47 ano. Ayan. Ayun, so sakto no. Okay, sa may drawing natin, so siya po ay sumakto sa may 4.47. Dito guys yung kanyang first resistance. 4.47 guys. Tapos yung second resistance natin sa 5 pesos, no? Support, syempre, andito guys, sa 3.5, no? O, doon nga. Pero dito, meron pa ba tayo nakikita? So, dito possible, no? Minor. And sa may 4 pesos. Minor support kay green, ano? 4 pesos. Ayan. So, tingnan natin, ano? Ayan. So, paki-jot down na lang yung ano natin. Mga support and resistance. Tapos, last is eto, si nickel. So, i-check natin si nickel for the last time. Okay, tapos punta tayo sa monthly chart para mas makita natin yung trend.
So dito po sa part na to, support, saan yung support natin? Possible dito, no? Tapos yung resistance, possible naman dito, guys. O, dyan. Okay? So, next resistance, possible naman dito sa part na to or here. Okay, so dito muna tayo siguro. So, at least dito, guys. Ayan. No? Ayan. So, sa ano ba ito? 6 pesos, guys. Ano yung ating resistance? Tapos, yung second resistance natin nasa 6.7. 6.7 pesos, guys. Support, syempre. So, kung magdadagdag tayo dito, meron din dito sa part na to. Ayan. Sa may 5.15, ano? First support, tapos yung second support natin is nasa 4.5. Ayan, no? So, punta tayo ngayon sa weekly chart. So, dito, guys, possible. Okay? So, possible breakout. Ayan, pero syempre, let's wait na siya ay mag-close sa may taas ng resistance, no? Ayan, so tingnan natin kung magbe-breakout nga yan. Ayun, so that's it. So tapos na po tayo sa ating update for this day. Saturday ngayon, ano? Happy weekend. Happy weekend, guys. And see you po sa next video. Bye-bye.